mga kwento ni Felmo. Nangyari ito sa probinsya namin sa norte. Bali maraming pamahiin ang hindi namin sinusunod kasi wala naman sa Biblia. Pero minsan talaga, kapag hindi ako sumusunod dito, nagdadasal ako ng sobra. Kasi sa loob-loob ko, para bang may nilalabag ako na batas o alituntunin o bagay na nakasanayan na. Sabi ko nga, marami tayong pamahiin sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. At dito, sa karanasan kong ito, nakapunto ang lahat sa mga pamahiin sa lamay. Itong una, college ako nito, libing ng lolo ko. Kasama na sa tradisyon na ito ang may pakain para sa mga nakipaglibing. Pagpapakita ito ng pasasalamat sa mga taong pumunta. Marahil hindi na rin iba sa inyo ang malaking kawa o batya na nasa harap ng bahay bago ka makapasok at kumain. Ang laman nito ay mga pinakuluang dahon. Iba-iba ang mga dahon na ito, pero hindi nawawala yung dahon ng bayabas. Isasawsaw mo ang kamay mo dito para itong pagpag kumbaga sa kakapapasok sa bahay kung saan ang handa. At kapag hindi mo umano ito ginawa, susunod sa'yo ang patay. Hulaan niyo kung ano ang ginawa ko. Hindi ako nagsawsaw. Pinandilatan ako noon ng mga tiyahin ko na naghango ng batya. Ako naman, ngising aso at tumuloy na para mag-asikaso sa mga nakipaglibing. Tatlong araw lang ang burol ni Lolo noon. Pagkatapos na pagkatapos, balik eskwela na ako. Naiwan ako na mag-isa noon sa may boarding house. Lunchtime, ang mga ka-boardmates ko kumain sa labas. Ako naman nag-siesta. Umidlip ng konti kasi mga alas dos pa naman ang klase ko. At para makabawi na rin sa puyat na dala ng burol. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o dala ng pagod o puyat. Pero nung time na yon, narinig ko si Lolo. Tinatawag ako. Hineng, bumangon ka dyan. Samahan mo ko. Tumagilid lang ako at medyo naiinis dahil antok na antok ako. Pero naulit ang pagtawag nito ni Lolo sa akin. Hineng, bumangon ka na dyan. May pupuntahan tayo. Sumagot ako. Sabi ko mamaya na lang tay. Inaantok pa ako. Samahan mo na ako. Huwag ka na magtulog-tulugan. Sabay kiliti sa talampakan ko. Hindi ako gumalaw sa pwesto ko, pero tinanong ko siya. Saan ba tayo pupunta? Basta, samahan mo ako. Normal lang ang boses ni Lolo nun. Yung tipong buhay siya sa tenga ko. Inis na inis ako at gigil na gigil dahil papunta na ako sa tulog. Pero itong lolo ko, sobrang kulit. Tapos bigla na lang may dalawang malalamig na kamay ang humawak sa dalawang paa ko. Sa may palibot ng bukong-bukong ito nakahawak, hindi ito mahigpit. Pero napakalamig. Napasigaw ako ng, "Mamaya na tay, ano ba kayo?" Habang pinipilit kong inaalis ang mga paa ko sa pagkakahawak ni Lolo.
Pawis na pawis akong bumangon. Malamig pa rin ang mga paa ko at umaamoy ang pamada ni Lolo. Doon ko na naalala na wala na pala ito. Nanilibing na ito kahapon. Nagsitayuan ng mga balahibo ko noon. Pero nakaramdam din ako ng lungkot dahil nga wala na ito. Ang nasabi ko na lang, "Tatay, paborito mo talaga ako, no? Yun namang ibang apo mo, dalawin mo. Huwag lang ako." Simula kasi nung namatay siya, kahit hanggang nalibing ay hindi man lang ako umiyak. Pilit kong iniisip na nasa mabuti na siyang kalagayan. Ito namang karanasan na ito ay noong mga panahon bago at hanggang pumanaw ang lola ko. 3 beses na itong na-stroke at na-comatose pa. Yung una, umuwi ako noon galing Manila papunta sa Pampanga. Nang isang bayan na lang, tumawag ang mga tito ko at ang sabi, nagising na si Lola. Isang oras itong nawala ng pulso, pero ayun nga, nagising ulit. Nakakapagsalita at sobrang makulit pa umano ito. Yung tipong akala mo hindi inatake. Ayaw umanong magpatalo. Awang-awa ako nun sa kalagayan niya. Naka-NGT, yung tube sa ilong. Naka-catheter pa na nakakabit sa urine bag. Bago pa nga ako bumalik nun sa Maynila, binilinan ko siya na kapag inaya siya ng kanyang bunsong kapatid na babae para mamasyal, sumama na siya. Wala na rin kasi ang kapatid niyang ito. Kumbaga, mas gusto ko lang magpahinga na lang itong si Lola. Kesa naman, ganun ang sitwasyon niya. Parang latang gulay. Yung pangalawang atake nito, na-comatose ulit ng halos 2 oras. Ako yung pinagbantay sa ospital noon. Kasi nga, paborito akong apo at nakikinig sa akin si Lola. Bale, naka-private room din siya noon. Tapos, mag-aalauna pa lang ng madaling araw, nagising ako sa kakasitsit ni Lola. Gulat na gulat ako noon. Nakatingin ito sa akin. Tapos nanlalaki yung mga mata. Ang sabi niya, "Buksan mo ang pinto para makalabas ang maitim na usok ka po. Ayun o, ang kapal." Nung time na yon, nakaturo ito sa taas. Sabi ko naman, "Nanay, nakikita mo ba yung nakausling bilog dyan sa bubida? Ang tawag dyan ay sprinkler. Pag nakasagap yan ang usok, magsa-shower tayong dalawa dito kasi lalabas dyan yung tubig." Napansin ko din noon na wala na itong pajama. Tapos gusto din niyang tanggalin yung pangitaas niya. Hindi na daw niya kaya ang sobrang init. Ang nakapagtataka dun, Sir Telmo, 18 degrees ang lamig ng aircon. Ang naisip ko noon ay baka nagdidiliryo lang ito. Kaya tinanong ko sa mga nurse kung nakakahalusinate ba yung tinurok na gamot sa kanya. Ang sagot ng nurse, hindi daw. Tinakot ko na lang itong si Lola. Sabi ko, ipapagapos ko siya kapag tinuloy niya yung pagtanggal ng suot niya ng damit. Napatigil naman ito at sumunod sa akin. Yung 3rd stroke niya, ang sabi, patay na daw si Lola. 3 oras na daw. Kaya ang ginawa ko noon, nag-undertime ako sa trabaho at bumiyahe papunta sa Pampanga. Dumating ako doon 4 ng madaling araw. May mga nagkakaping mga matatanda doon sa terasa ng bahay. Pero ang nakapagtataka dito, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, may nangyaring
hindi namin mapaliwanag. Na-inform kami na nabuhay ulit itong lola ko. Kumalat sa baryo namin ang mga nangyaring ito. Gawa ng 3 beses nga itong nangyari kay lola. Tapos yung panghuli, medyo talagang imposible at magtataka ka kung paano ito nangyari. Ang sabi ng iba, baka daw may agimat itong si lola, kaya hindi mamatay-matay. Kaming magpipinsan, tinawanan lang namin yung mga sabi-sabi na yon. Pagkagising ni lola nun, gusto ko na sana itong kausapin. Pero itong pangatlong atake niya, hindi na siya nakakapagsalita o nakakagalaw man lang. Basta ungol na lang yung naririnig namin. Kinagabihan nun, tinawag kaming magpipinsan ng mga tito namin. Tinanong kami kung gusto daw ba namin ng agimat. Pero yun nga, pagtanda umano namin, mahihirapan kami na mamatay. Nanayo ang mga balahibo namin nun, natahimik, hindi makagalaw o makariak na maayos. Kumbaga, para kaming tinuklaw ng ahas. Dito namin nalaman na totoo pala ang chismis na ito, na merong agimat itong si lola. Tatlo lang kami nun. Wala pa ang 5 naming pinsan. Pero dahil ako ang pinakapanganay, ang mga titig nila sa akin nakatoon. Para bang ang gusto nilang sabihin, ako na ang sumalo. Tinanong ko sila kung anong klaseng agimat ito. Ang sabi lang nila, basta kunin ko na lang daw kung gusto ko. Siyempre tumanggi ako. Ang katwiran ko, apo ako, hindi ako anak. Bakit ako o kaming mga apo ang inaalok nito? Nung makatsyempo ay kinausap ko itong si lola. Umiiyak ako nun. Sabi ko, magdasal siya ng maigi na makapagpahinga na siya dahil wala namang imposible pagdating sa Maykapal. Kinaumagahan nun, bumalik na ako sa Maynila. At makalipas lamang ang 2 linggo, binalita ulit na wala na itong si lola. Sa pagkakataong ito, nasa ataol na siya. Nag-undertime na naman ako noon. Nag-file ng immediate leave at umuwi. Hating gabi na nang makarating ako sa amin. Wala pang kuryente. Medyo pagod din ako noon. Lumapit ako sa ataol ni Lola at ang sabi ko, iidlip lang ako, Nay. Medyo napagod ako. Bali ang ataol nito ni Lola, buong katawan niya kita. Kasi whole body yung salamin nito. Doon na ako sa kwarto ng pinsan ko humiga nun, matapos kong tingnan si Lola at magpaalam. Kakapikit ko lang ng mga mata ko. Para bang narinig at nakita ko na kinakalampag ni Lola yung salamin ng ataol niya. Napabalikwas ako ng bango nun. Saka ko napansing walang nagbabantay kay Lola. Dahil medyo naalimpungatan lang ako, ang ginawa ko ay lumipat ako dun sa sala at sa sofa ako naika, kung saan nandun nakaburol si Lola. Pagpikit ko ulit, kumalampag na naman ito. Mas malakas kesa sa nauna. Bumangon ako agad at nakita ko ang tita ko. At ang sabi nito, ano ka ba, Che? Hindi ka dapat natutulog banda sa patay. Matulog ka na muna dun sa kwarto. Medyo naiinis na rin ako nun. Ang sakit kasi sa ulo nung 2 beses na
hindi natuloy ang pagtulog ko. Pagkahiga ako at pagpikit, narinig ko na naman ito. Ngayon, si Lola yung narinig ko na sumisigaw. Tinatawag ako. Ineng, tulungan mo akong makaalis dito. Tapos ang pwesto nito, Sir Telmo, nakaupo ito sa ataol at naigilid niya ang salamin nito. Napadilat ako bigla nun at ramdam ko yung pagpintig ng ugat ko sa bandang ulo. Ewan ko ba, para bang napuno na ako nun. Gawa ng pagod na. Tapos kung ano-ano pa yung nakikita ko tuwing pipikit ako. Ang ginawa ko ay tumayo ako at pumunta kay Lola. Ano ba kayo, Nay? Patulugin niyo naman ako. Pagkatapos nun, Sir Telmo, napahiga na ako ulit. At dun na tuloy-tuloy ang pagtulog ko.